Naniniwala ka pa ba sa salitang pag-asa? Kung ako ang tatanungin, hindi. Hindi na. Matagal ko na ang itinigil ang paniniwalang may parating pa niliwanag sa buhay. Sa buhay ko. Sa buhay ng lahat ng taga rito. Sa tuwing dadaan ako ng gabi at umaga, sa kalsadang papunta sa aking tahanan, sari-saring mga ingay at gulo ang makikita ko sa paligid na dinadaanan ko. Mula yata nang magkamalay ako, wala na akong ibang nakikita sa paligid ko, kundi bulyawan, batuhan, murahan, kaguluhan, parang wala nang katapusan. Mapabata o matanda, walang pinipiling lugar. O kung may mapipili pa nga bang lugar para sa mga kagaya naming minana na ang lahat ng klase ng kahirapan sa mundo. O kung mayroon mang lugar para sa amin, siguro mas gugustuhin na lang naming huwag umalis sa nakasanayan. Oo, sanay na kami sa ganitong klaseng buhay, kaya wala nang dahilan para umalis. Kamatayan na lang yata ang makakapagpatigil sa amin. Pero hanggat humihinga pa, tuloy pa rin. Sabi nila, pagbabago lang ang permanente sa mundo. Sino man ang nagsabi nito, hindi ako naniniwala. Sa totoo lang, walang nagbago sa lugar na ito mula pa man noon. Yung mga nangyayari ngayon ay mga bagay lang na nauulit. Nauulit at patuloy na uulit-ulitin ng mga taga rito. Maaaring nagbago na ang panahon, pero pareho lang ang problema. Nag-iba lang ng mukha ang mga gumagawa. Mga tagapagmana nang nasimulan ng mga nauna. Yes? Oh, very good naman ng baby. Oh, love you, baby. Love you, mama. Audio Jungle. Ako si Ope. 6 na taong buhay pa lamang ako. Nung magbuntis ako, nang isang irresponsible na lamang na nagngangalang Boyet. Bata pa lamang ako, nag-iwan ako ng aking mga magulang. Hindi ko man lamang naranasan, makapag-aral, at gabayan man lamang. Kung kaya, saan-saan pa, ako naman pa. Hindi ko maitabuyon, may bigay ko lahat ng pangangailangan.